Huwag niyo siyang idamay. Sigaw ng mayamang lalaki at saka napabuntong hininga. Hindi niya maipaliwanag ngunit may kakaiba siyang koneksyon na nararamdaman sa dalaga. Lalo pa itong tumindi nung makita niyang familiar na birthmark sa may braso nito. Ako na lang saktan niyo. Dagdag ng mayamang lalaki at saka napalunok. Huwag ng anak ko. Kitang-kitang pagkagulat sa mukha ng tatlong lalaki nung marinig nilang sinambit ng kaharap ng mayamang lalaki. Ano? Nauutal na tanong ni Dorothy. Anak niyo ako? Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dorothy, tara na. Laro tayo ng patintero. Sigaw na isa sa mga kaklase ni Dorothy na si Maria. Ilagay mo na lang yung bag mo sa tabi ng bag ko tapos dumiretso ka na lang sa playground. Ayoko. Tatambay na lang ako sa swing. Pagtanggi ni Dorothy. Masakit yung paa ko. Sus, lagi na lang masakit yung paa mo. Ano yun? Simula grade 2 tayo. Lagi masakit yung paa mo kapag maglalaro tayo? Tanong pa ni Ria. Ayaw mo ba kaming kalaro? Hindi naman saga. Hindi natapos sa pagsasalita si Dorothy. Dahil narinig nilang may sumigaw mula sa di kalayuan. Huy, tara na. Mag-uwian na tayo maya-maya. Sigaw ng isa nilang kaklase. Baka dumating ng mga mama natin. Muna na kami, Dorothy. Paalam ni Maria. Sunod ka na lang kung gusto mong sumali. Sige, titingnan ko. Nakangising tugon ni Dorothy at saka kumaway sa dalang babae. Sunod ka ha? Pahabol ni Ria. Nasinuklian lamang ni Dorothy ng isang ngiti. Madalas isipin ng mga kaklase ni Dorothy na baka ay lamang nito na maging kalaro sila. Kaya lagi itong humihindi tuwing nagyayaya ang mga ito na makipaglaro. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay gustong gusto niyang makipaglaro sa mga ito ngunit hindi maari. Nang makarinig siya ng yapak patungo sa lugar kung saan siya nakaupo, ay agad siyang lumingon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagtagpo ang mga mata nila ng isang niyang kaklase na si Princess. Ramdam ni Dorothy na niilang ito, kaya agad niyang kinausap ito. Sige, iwan mo na lang dyan yung bag mo. Ako nang magbabantay. Sambit ni Dorothy. Nagpakita lamang ng masiglang ngisi si Princess at saka tumango. Ilang taon na rin ang lumipas noong mangyaring isang insidente na naging dahilan. Kung bakit nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigang mayroon sila. Tiningnan lamang ni Dorothy ang batang babae habang naglalakad dito palayo. Hindi niya mapigilang makonsensya tuwing nakikita niya ito. Sana bumalik kami sa dati naming pagkakaibigan. Bulong ni Dorothy. Huy! Mabilis na palingon si Dorothy noong may tumapik sa balikat niya. Laking pagtataka niya dahil bihira lang sila magkausap ng lalaking ito. Kaya agad siyang kumaway. Sinong kausap mo dyan? Natatawang tanong nito. Usog ka. Ako may-ari ng pwestong yan. Bakit? May pangalan mo ba dito? Nakangising tanong ni Dorothy at saka umusog. Oo, meron. Tugon ng lalaki at saka tinurong upo ang inalisan ni Dorothy. Nakasulat dito ang pangalang Franz gamit isang kulay pulang marker. Grabe, sinulatan mo talaga yung upuan? Bawal yan, di ba? Umiiling na wika ni Dorothy. Umupo lamang lalaki sa kanyang tabi at saka natawa. Wala namang gaanong umuupo dito eh. Sinandal ni Franz ang kanyang ulo sa upuan at saka napabuntong hininga. Halos lahat ng makaklase natin naglalaro. Bakit ikaw lagi kang nandito? Paano mo nalamang nandito ako lagi? Tanong ni Dorothy habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan sa di kalayuan. Lagi kasi kitang nakikita dito bago kami maglaro ng 21. Sagot ni Franz. So, lagi mo pala akong tinitignan? Asar ni Dorothy. Ikaw ah, crush mo ako no? Magkaibang nakikita sa tinitignan. Pagdadahilan ni Franz. Isa lang yun, sagot ni Dorothy. Di ba magaling ka sa Filipino subject? Bakit hindi mo alam magkaiba yun? May halong inis na tugon ni Franz. Natapos ang araw na iyon na nag-aasara ng dalawa. Bihira lang sila mag-usap dahil bukod sa magkalayo sila ng upuan, ay hindi naman sila gaano magkakilala. Akala ni Dorothy na pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi masusundan ang pag-uusap nila. Ngunit laking gulat niya noong
Madalas nang tumungo si Franz sa kinaroroonan niya tuwing malapit nang mag-uwian. Dorothy! Pagtawag na Rhea sa babaeng kasalukuyang umiinom ng orange juice. Sabihin mo nga, kayo na ba ni Franz? Hindi inaasahan ni Dorothy ang mga salitang iyon mula sa kanyang kaklase. Dahilan kung bakit halos mabuga niyang iniinom niyang juice. Ha? Hindi oh. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dorothy sabay punas sa kanyang labi. Madalas namin kayong makita magkasama bago mag-uwian. Sabat ni Maria habang nagsusuklay. At saka, alam mo bang madalas kang makwento ni Franz sa mga kaibigan niya? Anong sinasabi niya? Tanong ni Dorothy. Sinasabi niya na ang bait mo raw. Bulong ni Rhea sabay hampas sa balikat ng kaibigan. Hindi napigilan ni Dorothy ang mapangiti nung makita kung gaano kasayang dalawa. Habang kinakwento ang kanilang nalaman. Aray ko, masakit yung likod ko. Reklamo ni Dorothy sabay hawak sa balikat niya. Bawal bang maging magkaibigan ng babae at lalaki? Natigilan sa pagtawa ang dalawa nitong kaklase at saka tinitigan ni Dorothy. Para bang may nasabi itong hindi maganda. Ibig sabihin mo ba? Hindi mo type si Franz? Bulong ni Rhea na may halong pagkadismaya. Sa pagkakataong iyon, ay napiisip si Dorothy. Bawal nga ba talagang maging magkaibigan ng isang babae at lalaki? Darating ba talaga sa punto na may isang mahulog sa kanilang dalawa? Magkaibigan lang kami ni Franz. Sa tingin ko, pwede namang maging magkaibigan ng isang babae at lalaki. Katulad ng pagkakaibigan meron tayo. Magalang na wika ni Dorothy at saka pinulot ang kayong mga kalat. Nagkatingin ang sina Rhea at Maria. Dahilan para mapaisip muli si Dorothy tungkol sa kanyang sinambit. Seryoso ka ba, Dorothy? Paglilinaw na Rhea. Sinong hindi magkakagusto sa isang tulad ni Franz? Mabait, matalino, nakakatawa, tapos ang cute pa. May kaibigan lang kami ni Franz, okay? Huwag niyo nalang lagyan mali siya yung kung anong meron kami. Please lang. Okay lang ba iyon? Tanong ni Dorothy at saka tumayo. Wala kong gusto sa kanya. At magkaibigan lang kami. Huwag na kayong gumawa pa ng kung ano-anong kwento. Matapos ang pagkakataong iyon, ay malinaw para kay Dorothy na magkaibigan lang silang dalawa ng batang lalaki. At hanggang doon lamang iyon. Ngunit isang beses, habang nagbabasa ng libro si Dorothy sa kanyang kwarto, ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Noong kanyang tingnan kung sino nag-text, hindi niya napigilang mapangiti. Noong siya ay mapahawak sa kanyang labi, ay napansin niya kung gaano kalawak ang kanyang ngiti. Dilan para mapaisip siya kung may gusto nga ba talaga siya sa kanyang kaibigan. Hello Dorothy, nakauwi ka na ba? Ingat ka kung hindi pa. Pagbasa ni Dorothy sa mensahe ng lalaki, idinikit niya ang kanyang mukha sa isang unan at saka nagsimulang magsisigaw. Dorothy! Agad na antalang pagsigaw ni Dorothy nung marinig niyang may kumatok sa kanyang maliit na pinto. Okay ka lang ba? Opo, Mama. Sagot ni Dorothy. Ano bang ginagawa mo? Alam natin pareha na bawal ka magpagod, ha? Dagdag pa ng kanyang ina na si Brenda. Wala po, natama lang po yung paa ko sa may kahoy. Sagot ni Dorothy. Sorry, Ma. Sige, matutulog na ako, ha? Wika ng ina ni Dorothy. Good night. Good night mo, Mama. Sagot ni Dorothy at saka humiga ng maayos. Dorothy! Mabilis na inikot ni Dorothy ang kanyang mga mata noong narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Noong siya ay lumingon, ay nakita niya ang kanyang makaklase na sina Rhea at Maria na tumatakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. Bakit? Anong meron? Tanong ni Dorothy. Tara, laro tayo ng 21. Sige na! Pagyaya ni Rhea. Doon ka na naman ba pupunta kay Franz? Bawal nga ako mapagod, tsaka masakit yung mga paa ko. Natatawang wika ni Dorothy at saka nagsimula muling maglakad. Kasama ni Franz si Princess. Sigaw ni Maria, napatigil sa paglalakad si Dorothy at saka napatingin sa lupa. Nakita ko nag-uusap sila ngayon doon sa madalas yung tambayan. Alam ni Dorothy na dapat ay wala siyang maramdamang kahit ano sa balitang ito. Pero hindi niya napigilan ng makaramdam ng lungkot at selos. Gusto mo puntahan natin? Tanong ni Maria. Para maniwala ka? Tumingin siya sa dalawa at saka dahan-dahang tumango. Kahit na malayo pa sila,
ay kitang-kita ni Dorothy na magkasamang dalawa habang nagtatawanan. Hindi niya napigilan na makaramdam ng galit at lungkot sa pagkakataong iyon. Nagmadali siya sa paglalakad at bagamat unti-unti na siyang hiningal, ay pinagpatuloy pa rin niyang mabilis na paglakad patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Dorothy, hintay! Sigaw ni Maria habang sinusundan ng kaklase. Masyado kang mabilis maglakad. Nung makarating siya sa kinaroroonan ng dalawa, ay mabilis siyang binagsak ang kanyang bag kung saan nakalagay ang bag ng karamihan ng kanilang mga kaklase. Mabilis na napalingon ang dalawang nakaupo sa kinaroroonan ni Dorothy. Asaka nagtaka. Oh, Dorothy, bakit parang hingal na hingal ka? Tanong ni Franz. Habang naghahabol ng hininga, ay nakatingin lamang sa lupa si Dorothy. Aminin man niya o hindi, ay labis siyang nagsiselos. Ngunit, ano nga bang karapatan niya? Wala namang namamagitan sa kanila ni Franz. Bukod pa rito ay, alam niyang kaibigan lang ang tingin sa kanya ng lalaki. Kaya ano bang karapatan niya upang magalit kung may dalhin siyang ibang babae sa lugar kung saan sila tumatambay? Maria, Ria, tara, laro tayo ng batuhang bola. Sigaw ng isa nilang kaklase sa dikalayuan. Wait lang, hinihingal pa kami. Sigaw ni Maria pabalik. Nang mapansin niya na mukhang hindi magandang kalagayan ng kaklase, ay inalok niya rin ito. Dorothy, gusto mo pang sumali sa amin? Oo, sasali ako. Tugon ni Dorothy at ngumiti. Sasali ka sa batuhang bola? Tanong ni Franz. Bakit yata bigla mong naisipang sumali? Tara na. Pagyaya ni Dorothy kay Ria at Maria. Nagtaka silang lahat nung hindi sagutin ng batang babayang kaharap nitong lalaki at saka nagsimulang maglakad patungo sa grupo ng kanilang mga kaklase. May galit pa sa akin si Dorothy? Tanong ni Franz sa dalawang kaklase nila. Itinaas lamang ng dalawang kanilang balikat at saka nagtungo sa kung saan papunta si Dorothy. Hindi pwedeng magpagod si Dorothy. Bulong ni Princess. Baka kung mapaano siya. Hayaan mo na. Minsan lang naman maglaro si Dorothy. Sagot ni Franz. Halata namang matagal niya nang gustong maglaro. Pero hindi pwede. Bulong muli ni Princess. Ayoko maulit yung nangyari noon. Malaki na si Dorothy, Princess. Wika ni Franz. Alam niya na kung anong tama at mali. Alam niya na kung anong makakabuti at hindi para sa kanya. Walang nagawa si Princess kung hindi ang sumang-ayon at tumango na lamang. Sa dikalayuan, ay pinagbusdan nilang babae na makipaglaro sa kanilang mga kaklase. 20 minuto lamang nakakalipas, ay pansin na ng 20 bago sa itsura ng kanilang kaklase sa dikalayuan. Takbo bilis! Sambit ni Ria kay Dorothy na punong-puno ng pawis ang mukha. Hingal na ito ngunit wala pa rin itong tigil sa pagtakbo at pag-ilag sa bola. Ramdam niya ng unti-unting paninikip ng kanyang dibdib, pero pilit niya itong binabaliwala dahil hindi siya natuwa sa nakita niya kanina. Wait lang. Hinihingal na bulong ni Dorothy at saka humawak sa kanyang mga tuhod. Kitang-kita niyang pagtulo ng kanyang mapawis sa lupa at konti na lang ay para bang mahimatay na siya nang wala sa oras. Dorothy, kaya pa ba? Tanong ni Ria. Dorothy, tama na. Magpahinga ka na. Nantala ang kanilang paglalaro nung sumigaw si Princess. Huwag niyo nang isali si Dorothy. Minsan na nga lang sumali si Dorothy tapos paalisin niyo pa. Reklamo ng isa sa kanilang mga kaklase. Normal lang yan. Hindi lang kasi sanay si Dorothy tumakbo kaya ganyan yung pakiramdam niya. Hindi niyo naiintindihan. Sagot ni Princess. Bawal si Dorothy mapagod. Aminin man ni Dorothy o hindi, ay meron siyang inis na nararamdaman kay Princess at Franz. Okay lang ako. Pagsisinungaling ni Dorothy, asaka nagsimulang tumakbo sa kabilang banda. Muling naghiyaw ng kanilang mga kaklase, asaka nagsimulang i-cheer si Dorothy, Ria, at ang iba pa nilang makakampi. Patuloy pa rin sa pagtakbo si Dorothy. At kahit hindi siya makahinga at dumidilim na ang kanyang paningin, ay patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Nung makita ni Franz ang kalagayan ng kaibigan ay napagdesisyon na niyang tumakbo tungo sa kinaroroonan nito. Nung makita niyang malapit na siyang matamaan ng bola, ay agad na hinarangan ni Franz ang kaibigan dahilan para siyang matamaan ng bola sa mukha. Mabilis na nilaki ang mga mata ng kanilang mga kaklase dahil pansin nilang lakas ng pagtama nito sa mukha niya. Laking gulat din ni Dorothy nung naramdaman niyang prinotektahan siya ni Franz. Pero bago pa siya makapagpasalamat,
ay bigla na lamang itong bumagsak sa lupa. Nagsigaw ng lahat. Dahilan para. Agad na buhatin ni Franz ang dalaga saka itinakbo sa klinik. Nasaan si Dorothy? Rinig nilang pag-aalala sa tono ng pananalita ng ina ni Dorothy. Naluluha ang mga mata nito. At nung makita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama, eh ganyang niyakap ang batang babae. Anak, Diyos ko, pinagsabihan na kita, hindi ba? Alam naman natin pareho na hindi magandang kalagayan mo. Naiyak na wika nito. Diyos ko, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Hindi napigilan ni Dorothy ang umiiyak nung marinig niyang umiiyak ang kanyang ina. Nung mapatingin siya sa bintana ng klinik, ay nakita niyang namamaga ang mga mata ni Princess habang nakaupo sa may tapat ng klinik. Sa pagkakataong iyon, ay alam ni Dorothy na maaring naapektuhan muli si Princess dahil sa kanyang ginawa. Mama, sorry po. Bulong ni Dorothy at saka hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang ina. Alam ko pong napag-alala ko kayo. Anak naman eh. Bulong ni Brenda habang sinusuklay ang buhok ng kanyang anak. Sa susunod, huwag nang ulitin iyon ha. Opo mama. Bulong ni Dorothy. Kanina pa po ba si Princess sa labas? Oo. Sabi ng isa sa mga teacher. Kanina pa siya umiiyak. Siguro naaalala niya ulit yung pangyayaring noong nahimatay ka mismo sa harapan niya. Buntong hininga ni Brenda at saka humiwalay sa pagkakayakap sa kanyang anak. Humingi ka ng tawad sa kanya mamaya. Masyado mo siyang pinag-alala. Kawawa naman yung kaibigan mo. Nung tuluyan nangang bumuti ang pakiramdam ni Dorothy, ay lumabas na siya ng klinik kasama ang kanyang ina upang kausapin si Princess. Laking gulat ni Dorothy nung agad siya nitong yakapin. Oh my God, Dorothy. I am real sorry. Bulong nito. For the second time, wala na naman akong nagawa para protektahan ka. Habang pinakinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng dating kaibigan, ay nakaramdam ng kalungkutan ng dalaga. Marahil, labis na naapektuhan ng batang babae sa nangyari sa kanila noon. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Bulong ni Dorothy at saka sinuklayan ang buhok ng dating kaibigan. Kung meron man akong dapat sisihin, ang sarili ko lang iyon. Pero... Bulong pabalik ni Princess. Shh! Huwag kang mag-alala, okay? Masyado mong sinisisi ang sarili mo eh. Hindi naman dapat. Tugon ni Dorothy. Buti na lang talaga at napakabilis tumakbo ni Franz. Kung hindi, hindi namin alam kung paano ka dadaling kaagad sa klinik. Noong pagkakataong iyon, ay ramdam ni Dorothy ang bilang pagliwanag ng kanyang pakiramdam. Humiwalay siya sa pagkakayakap at saka napatingin sa dating kaibigan. Binuhat ako ni Franz? Tanong ni Dorothy. Oo. Kung alam mo lang kung gaano kabilis tumakbo si Franz nung ihatid ka namin papunta sa klinik. Sagot ni Princess. Ngayon ko lang siya nakitang tumakbo ng ganun kabilis, grabe. Nakakamangha. Nasaan si Franz? Tanong ni Dorothy. Ewan ko eh. Kanina nandito lang iyon. Wika ni Princess. Ang importante ngayon ay okay ka na. At alam kong iyon lang ang nais namin ni Franz. Simula nung araw na iyon, ay naging maayos muling pakikitungo ng dalawang batang babae sa isa't isa. Franz! Sigaw ni Dorothy. Nung magtagpo ang paningin nila ng lalaki na kaupo sa isang bench, ay mabilis itong nagtatakbo upang salubungin siya. Mabilis na napatigil sa paglalakad ang batang babae dahil agad siyang niyakap ng batang lalaki. Buti naman at okay ka na. Bulong nito at saka mabilis na humiwalay. Sa susunod, huwag ka nang sasali sa mga nakakapagod na laro, okay ba? Tugon ni Dorothy. Sorry rin. Buti naman at nakapasok ka na uli. Kamusta ka na? Tanong ni Franz. Nagpa-check up ka ba? Oo, Franz. Okay naman yung naging resulta ng check-up ko. Sagot ni Dorothy at saka umupo sa isang bakanting upuan. Pero ayun nga, yung pinakasinabi sa akin, huwag na huwag raw akong magpapagod. Ngayon alam ko na kung bakit lagi kang nakatambay doon sa may upuan banda. Hindi dahil ayaw mong maglaro. Kung hindi, dahil bawal kang magpagod. Buntong hininga ni Franz at saka ngumisi. Ako kasi ayaw ko talagang magpagod. At saka, hindi ko trip yung tumatakbo. Salamat. Wika ni Dorothy. Saan?
Tanong ni Franz. Salamat kasi kahit hindi mo trip ang pagtakbo, ginawa mo pa rin para sa akin. Hindi napigilan ni Franz ang matawa nung sabihin ito ni Dorothy. Salamat talaga. Hindi lang dapat akong pasalamatan mo. Si Princess din. Hindi mo alam kung gaano siya humahagulhol habang tumatakbo siya kasama ko. Nakangising sambit ni Franz. Alam mo, ngayon ko lang nakita kung paano humahagulhol yung babaeng yun. Siguro nga, napaka-special mo sa kanya. Siguro kasi, hindi ito yung unang beses na nakita niya akong nahinimatay. Dati kasi, biyaya niya akong maglaro. Ang hirap hindian si Princess. Kaya pumayag ako. Panimula ni Dorothy. Kaya siguro nagpanik siya nung nakita niya ulit akong nakahandusay sa may lupa. Talaga? Naku. Siguradong nakakatroma ngayong nangyari. Kaya pala pansin ko na parang naiilang kayo sa isa't isa minsan. Tumatangong bulong ni Franz. Sa pagkakataong iyon, ay hindi naiwasan ni Dorothy ang magtaka. Sino kayang palagi niyang tinitingnan? Siya o si Princess? By the way, diba sabi mo mahilig kang magbasa ng mga comics? Bumili ako ng isang set ng comics. Basahin natin bago mag-uwian. Pag-iiba ni Franz ng usapan. Pwede tayong samahan ni Princess kapag wala siyang ginagawa sa club nila. Naging matatag ang sama ng tatlo simula noong araw na iyon. Halos hindi sila mapaghiwalay kada recess. Pati na rin tuwing uwian. Habang nagtatagal, ay pansin ni Dorothy na nasagot ng madalas niyang itanong sa sarili. Walang gusto si Franz sa kanya. At ang gusto lamang nito ay walang iba kung hindi si Princess. Tinanggap naman ni Dorothy ang katotohanan ito. Kahit masakit sa kanyang loob. Hindi kailanman nagbagong pakikitungo niya sa dalawa. Kahit pansin niya na mukhang pareho sila nang nadarama sa isa't isa. Bakit kasi kailangan niyo pong lumipat? Dalawang taon na lang graduate na tayo ah. Bundong hininga ni Dorothy habang nakatingin kay Franz at Princess. Paniguradong mahirapan kayong mag-adjust ulit kapag nagkataon. Well, ganun talaga. May mga bagay na kailangan mangyari kahit labag sa mga loob natin. Sagot ni Franz. At saka napatingin kay Princess. Diba Princess? Ako lang naman ang lilipat. Hindi kasama si Franz. Nakangising wika ni Princess. At saka isa pa. Isang sakay lang naman ng jeep. At paniguradong pakakarating ako sa school niyo. Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pinag-usapan na natin ito, hindi ba? Padabog na binagsak ni Franz ang hawak niyang lunchbox. Akala ko ba sabay tayong lilipat ng school? Hindi mo naman kailangan lumipat. Ako yung kailangan lumipat dahil aalis na kami sa lugar na ito. Paliwanag ni Princess. Kaya pwede ba? Huwag ka nang umalis dito. Tinitigan lamang ni Dorothy ang dalawa na mag-away. Hanggang sa maya-mayay, napabuntong hininga na lamang siya. Eh baka naman kasi ayaw ko lang niya mawala sa paningin niya. Kaya gusto niyang sumama. Sambit ni Dorothy. Napatigil sa pag-aaway ang dalawa at napatingin sa dalaga. Kung ako lang masusunod, ayaw kong umalis dahil ayaw ko kayong maiwan dito. Especially ikaw, Dorothy. Wika ni Princess. Ang swerte-swerte nga ni Franz at hindi niya kailangan mag-adjust sa bagong environment. Ayaw lang kitang malungkot. Paniguradong malulungkot ka kapag mag-isa ka lang eh. Bulong ni Franz at saka isinandalang kayong ulo sa may lamesa. After all, gusto ko lang naman makita ka na masaya. Alam natin pareho kung ano magpapasaya sa akin. Sabat ni Princess at saka inayos ang kanyang buhok. Anyways, I hope sabay pa rin kayo kumain ni Franz. Kada recess at lunch, malulungkot ako kapag hindi na kayo magpansinan pag alis ko. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman kami hindi magpapansinan eh? Napakatagal na nating magkaibigan. Sagot ni Dorothy. Kahit mawala ka pa, pananatilihin pa rin namin yung pagkakaibigan namin. That's good to hear. Nakangising sambit ni Princess at saka napatingin sa kanyang relo. Oh, anong oras na pala? Hindi ba't meron pang club? Ay oo nga pala. Buti pinaalala mo sa akin. Tumatangong sagot ni Dorothy at saka tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Kinuha niyang kanyang dalawang notebook at ballpen at saka inilagay sa kanyang bag. Pinuhat niya ito at saka nagsimulang maglakad patungo sa kanyang club room. Habang tinitignan ng dalawang dalaga na naglalakad palayo, ay napabuntong hininga si Princess. Alam mo, nakakainis ka. Naiiritang sambit ni Princess sabay hampas sa balikat ng katabing lalaki. Bakit kailangan mo pang sabihin iyon? Bakit naman hindi? Tanong ni Franz at saka inayos ang kanyang buhok.
Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay magpaiwan ka rito para bantayan mo si Dorothy? Buntong hininga ni Princess. Bakit ba hindi mo ko sinusunod? Kasi ikaw ang gusto kong makasama at hindi si Dorothy. Alam mo naman siguro kung gaano kita kagusto, hindi ba? Pagdadahilan ni Franz. Bakit ba pilit mo kong tinataboy palayo sa'yo? Bakit mo ba akong laging pinipilit bantayan si Dorothy? Dahil may gusto ako sa kanya. Bulong ni Princess. Mabilis na napakunot noong binata nung marinig niyang mga salitang iyon mula sa dalaga. Anong sabi mo? Hindi makapaniwala ang tugon ni Franz. May gusto ka kay Dorothy? Oo. Sagot ni Princess. Matagal na. Kaya kung ako lang talaga ang masusunod, hindi ako papayag na umalis dahil talagang mamimiss ko siya. Bakit? Anong nagustuhan mo kay Dorothy? Tanong ni Franz. Franz, may mga bagay talaga na hindi kinakailangan magkaroon ng dahilan para lamang mangyari. Nakangising sambit ni Princess. Hindi ko alam. Bigla ko na lang siyang nagustuhan. Sige. Babantayan ko si Dorothy para sa'yo. Wika ni Franz sa kaginulong buhok ng katabing dalaga. Mag-iingat ka lagi doon sa bago mong skula. Shot mo ako kapag papasok. Uuwi ka na, okay? Oo na. Update ko na kayo ni Dorothy. Nakangising tugon ni Princess. Promise mo sa akin na walang magbabago sa inyo ni Dorothy, ha? Oo, walang magbabago. Nakangising sagot ni Franz. Pero katulad ng isang kasabihan na madalas sabihin ng mga tao, promises are meant to be broken. Simula nung umalis si Princess sa kanilang eskwelahan, ay pansin ni Dorothy na hindi na gaano naging madaldal si Franz tuwing magkasama sila. Naging tahimik na ito at palaging pumipindot sa kanyang cellphone. Sa pagkakataong iyon, ay napagtanto ni Dorothy na marahil hindi naman talaga nais ng binata na maging kaibigan siya. May assignment ka na ba sa AP? Tanong ni Dorothy habang nagsusulat sa kanyang notebook. Ngayon daw pasahan nun na. AP? May assignment pala tayo roon? Sagot ni Franz. Hindi ko alam na may assignment pala tayo roon. May gawa ka ba? Ito. Sagot ni Dorothy at saka ibinigay ang kanyang papel. Indindid mo na lang yung sulat ko at i-bend mo na lang yung ibang words para di obvious na kinopya mo. Sige. Masiglang tugon ni Franz at saka ngumiti. Salamat. Ginitaan lamang niya si Dorothy at saka ipinagpatuloy ang pagsusulat sa kanyang notebook. Dahil nagmamadali na si Franz na matapos ang kanyang ginawa, ay hindi niya nabinagong ilang mga salita, dahilan, para magmukhang pareho ang kanilang mga sagot. Sa isip ni Franz, ay hindi naman mahalata na kanilang guro na parehong-pareho ang kanilang sagot dahil napakadami nila sa classroom. Habang chinecheckan ko ang assignments niyo, kopyahin niyo muna yung nakapresent sa PowerPoint. Lalabas ito sa exam niyo next week. Paliwanag ng kanilang guro sa AP. President, pakikolekta ng mga assignments ng mga kaklase mo. Agad na tumayo ang kanilang class president at saka nagsimulang kolekta ng mga papel ng kanyang mga kaklase. Nung matapos, ay ganyang inilagay sa teacher's table ang mga papel nilang lahat. Habang abala sa pagsusulat ang mga bata, ay agad na napakunot noo ang kanilang guro nung mapansin na parabang. Nabasa niya na kaninang sagot ni Dorothy. Agad yung chinek ang mga papel na kanyang natsyekan. At laking gulat nito nung mapansin parang-pareho sila ng sagot ni Franz. Napabuntong hininga ang ginang at saka napatingin sa dako ng magkaibigan. Nakasalukuyang nagtatawanan habang nagsusulat. Good morning, class. Pagbati ng kanilang AP teacher nung makapasok na sila sa classroom, bumati rin sabay-sabay ang mga estudyante at saka umupo. Dorothy, Franz, manatili kayo nakatayo. Seryosong wika ng kanilang AP teacher. Agad na nagkatingin na ng magkaibigan at saka nagtaka. Kahit ang kanilang makaklase ay labis na nagtaka nung marinig ang sinabi ng kanilang guro. Inilabas ng kanilang guro ang dalawang papel mula sa kanyang bag at inilapag sa may lamesa. Napansin ko na para kayo ng sagot. Parehong-pareho, sinong nagkopya sa inyo? Agad na naglakihan ang mga mata ng estudyante nung marinig nilang sinabi ng kanilang guro na nasa unahan. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan at kitang-kita sa mukha ni Franz na sobra siyang nagsisisi sa kanyang nagawa. Ako po. Labis na nagtaka ang lahat nung agad na sumugod si Dorothy. Alam nilang lahat na matalino ang dalawang magkaibigan kaya hindi nila inakala na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Ako pong nangopya kay Franz. Dorothy, pagdaog ni Franz, nagkatinginan lamang sila at hindi niwasan ni Dorothy ang maluha ng konti.
Salamat sa pag-amin, Dorothy. Wika ng kanilang guro. Ngayon, bilang parusa, ay may minus 10 ka sa quiz natin ngayong araw. Sorry po, ma'am. Dagdag pa ni Dorothy. Hindi na po muulit. Sa pagkakatong iyon, ay napagtanto ni Franz kung bakit nagustuhan ni Princess ang dalaga. Sorry siyang niinis sa kanyang sarili dahil hinayaan niya lamang na pagtakpan siya ng kanyang kaibigan. Dorothy! Dorothy! Pagtawag ni Franz sa kaibigan. Kasalukuyan silang naglalakad sa hallway. Dorothy, sandali. Anong problema mo? Tanong ni Dorothy. Noon siyang lumingon sa kanyang kaibigan. Bakit mo ba ako hinahabol? Bakit mo ginawa yun? Naluluhang tanong ni Franz. Bakit mo ako pinagtakpan? Dapat hinayaan mo lang ako na harapin yung konsekwensas ng ginagawa ko. Mahalaga ka sa akin, Franz. Bulong ng dalaga at saka ngumiti. Kaya ayokong nakikitang nalulungkot ka. Sa pagkakataong iyon, ay ramdam ng binatang sinseridad ng dalagang karap. Hindi yan iwasang yakapin ng dalaga, ngunit agad na humiwalay sa Dorothy. Nagugutom na ako, mauna na ako. Wika nito saka nagpatuloy sa paglalakad. Tinitigan lamang ng binatang kanyang kaibigan na maglakad palayo. At sa pagkakataong iyon, ay hindi niya napigilan na malungkot. Good morning, Dorothy. Bati ni Franz sa dalagang kasalukuyang nakaupo sa isang bench. Good morning. Bati pabalik ng dalaga. Hindi inaasahan ng binata na sasagot ang kanyang kaibigan. Dahilan para agad siyang mapangiti. Mabilis siyang binuksan ang kanyang bag at saka inilabas ng isang lunchbox. Bumili ako ng 3 donut. Sa iyo na lang. Wika ng binata at saka inilahad ang kanyang lunchbox. Well, binili ko talaga yan para sa iyo. Bakit? Naawa ka sa akin? Tanong ng dalaga saka ngumiti. Nagsisisi ka ba na ginawa mo nung nakarang araw? Sobra. Maikling tugon ng lalaki saka umupo sa tabi ng dalaga. Pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa playground. Parang ganito rin yung view nung tinatambayan natin nung elementary tayo, no? Oo nga eh. Kaya kapag tumatambay ako rito, naalala ko yung dati nating tinatambayan. Sagot ni Dorothy at saka binuksan ang lunchbox ni Franz. Wow, mukhang malang mga ito ah. Siyempre, special ka sa akin eh. Nakangising wika ni Franz at saka ipinagpatuloy ang pagtingin sa mga batang naglalaro sa playground. Walang sinagot ang dalaga. Nagkunwari lamang ito na walang narinig. At saka kumagat sa biniling donut ng kaibigan. Sinabihan na kasi kita na baguhin mo yung ibang warding mo pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sambit ng dalaga habang humungya. Ayan tuloy. Napahiya tayo sa harap ng klase. Pero seryoso, salamat sa pagsagip sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung sakaling hindi mo ako sinalo sa pagkakataong yun. Buntong hininga ng binata at saka isinandala ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Sobrang salamat at sorry. Wala yun. Maikling sambit ng dalaga. Ang sarap nitong donut ah. Tikman mo. May caramel sa loob. Pagyayaya ng dalaga sa katabing binata. At saka inilapit ang hawak na donut sa bibig nito. Kumagat ang lalaki rito at kitang-kita ng dalaga ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Franz. Masarap nga. Hindi ko alam na may caramel pala ito sa loob. Sagot ng lalaki nung mapansin niyang may dumi sa gilid ng bibig ng babae. Ay ganyan itong pinunasan gamit ang kanyang hintuturo. Kilaban na gulat si Dorothy sa ginawa ng binata. Dahilan para agad niyang titigan ang mga mata nito. Nung mga oras na iyon, ay hindi inakala ni Franz na may nararamdaman siyang kakaiba habang nakatitig sa harap na dalaga. Biglang lumakas ang hangin. Dahilan para maramdaman niyang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lamang niya napansin ang kakaibang ganda na mayroon ang dalaga. Dahilan para maramdaman niya ang pag-init ng kanyang mapisngi. Bigla na lamang siyang bumalik sa realidad nung ilabat ni Dorothy ang kanyang kamay sa noon nito. Anong nangyari sa'yo? Natatawang tanong ni Dorothy. Nilalagnat ka ba? Nautal na sagot ni Franz. Ano? Tikman mo itong chocolate. Masarap siya. Pag-iiba ni Dorothy ng usapan, sabay bigay ng kinagatan niyang donut. Saan mo nabili itong mga donut? Ang sasarap ah. Talaga? Tanong ng binata at saka muling kumagat sa isang donut. Oo nga, ang sarap din ito. Doon tayo mamaya doon kapag uwian na. Yay! Sige. Masayang wika ni Dorothy. At saka nagpatuloy sa paggagat.
Hindi malaman ni Franz kung bakit sa pagkakataong iyon ay nais siyang ibigay ang lahat para sa dalaga. Nais siyang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kahalagang dalagang kaharap at kung gaano siya kapalad at nakilala niya ito. Dorothy, may dance contest na sasalihan yung klase natin. Gusto mo bang sumali? Tanong ng isa sa kanilang mga kaklase kay Dorothy. Kulang pa kasi yung members eh. Magsasalita na sana si Dorothy ngunit agad na sumabat si Franz. Sorry, hindi sasali si Dorothy. Balita ko may pa-chess contest yung student council. Doon na lang siya sasali. Nakangising wika ni Franz. Di ba Dorothy? Bakit ikaw ang sumasagot para kay Dorothy? Siyang tinatanong namin, hindi ikaw. Sagot ng isa sa kanilang kaklase. Sasagot pa sana si Franz. Ngunit agad na hinawakan ni Dorothy ang braso ng binata. Salamat sa pag-alok. Pero tama si Franz. May sasalihan kasi akong contest. Iba na lang siguro yung alokin nyo. Nakangising sagot ni Dorothy. Taray, napaka-protective naman ni Franz. Nag-aalala ka ba na baka magsuot ng maikling palda yung girlfriend mo kapag nakasali siya sa sayaw? Asar ng isa pa nilang kaklase. Agad na naghiyawan ang kanilang mga kaklase, dahilan para matawa ang dalawa. Naku, walang kami ni Dorothy. Anong pinagsasabi niyo riyan? Natatawang sambit ni Franz habang umiiling. Magkaibigan lang kami. Wala naman akong kaibigang lalaki na ganyan ka-protective sa akin. Sabat ng isa sa kanilang mga kaklase. At saka ilang taon na kayo magkaibigan. Ang hirap paniwalaan na wala pang nahulog sa isa sa inyo. Sa pagkakataong iyon, ay napaisip si Franz. Imposible nga bang maging magkaibigan isang babae at isang lalaki ng ilang taon? Alam nyo, mabuti pa. At asikaso nyo ang pagre-recruit ng mga member nyo sa dance contest. Huwag nyo na kaming abalahin. Natatawang sambit ni Dorothy habang umiiling. Doon na nga kayo? Habang pinagmamasa ng dalawang maglakad palayo ang kanilang mga kaklase, ay agad na tinitigan ni Dorothy ang binata. Alam mo, napaka-protective mo. Bakit ka ganun makareact? Baka isipin nila magjowa tayo. Sambit ng dalaga at saka inikot ang kanyang mga mata. Bakit ba? Bakit ba iniisip mo lagi yung maaring sabihin ni ibang tao sa atin? Kahit dati pa naman, ganito na tayo ah. Depensa ng binata. Siguro, may crush ka rito sa room no? Noong pagkakataong iyon, ay hindi niwasan ni Dorothy ang malungkot. Sa paraan ng pananalita ng lalaki, ay tila ba wala itong ideya na siya lamang ang nag-iisang taong nais niyang makasama habang buhay. Walang sinagot ang dalaga, tihilan para makaramdam ng pag-alala ang binata. Marahil, meron nga talagang napupusuan ng dalaga sa kanilang classroom. Sino? Sino rito yung crush mo? Bulong ni Franz. Bibisita rong mamaya sa princess dito sa school. Agad na wala ang ngiti sa labi ng binata nung marinig niyang sinabi ng kaibigan. Dahan-dahan itong napatango at saka umusog palayo. Oo nga, nasabi niya sa akin kanina. Tumatang ang sambit ng binata. Ramdam nilang dalawang biglang pag-iba ng ihip ng hangin doong bangitin ng dalaga sa princess. Sige, bibilan lang ako ng soft drink sa kantin. May papasabay ka ba? Tanong ng binata. Sige, pabili na rin ako ng soft drinks. Nakangising tugon ng dalaga saka umayos ng upo. Habang tinitingnan maglakad ang dalaga, ang binata palayo ay hindi niya napigilan ng mapabuntong hininga. Siguro, may gusto pa rin talaga siya kay princess. Bulong ni Dorothy sa sarili. Uy, kumusta na kayo? Sigaw ni Princess at saka niyakap ang dalawa niyang kaibigan. Grabe, miss na miss ko na kayo. Bagay na bagay yung uniform mo. Nakangising wika ni Dorothy. Oo nga eh. Madalas kong marinig kila mama na bagay raw sa akin yung uniform. Parang tinahi daw para talaga sa akin. Sagot ni Princess at saka humiwalay sa pagkakayakap sa dalawa. Kumusta ang school? Okay naman? Okay naman. Wika ni Franz. Wala namang nagbago. Talaga? Tanong ni Princess. Mabuti naman, nagugutom na ako. Saan yung gustong kumain? Doon na lang tayo sa may bilihan ng donut. Sambit ni Franz. Doon sa madalas namin bilihan ng donut ni Dorothy. Saan bilihan ng donut? Tanong ni Princess. Grabe, gumagal na kayo nang hindi ako kasama. Baliw, kapag pauwi na kami, doon kami dumadaan. Ano ka ba naman, Princess? Natatawang wika ni Dorothy habang umiiling. Sobrang sarap ng mga donut doon. Paniguradong magugustuhan mo.
Nagtungo na nga ang tatlo patungo sa bilihan ng donut. At bagamat nasa gitna si Princess, ay hindi maiwasan ni Franz ang mapangiti nung nagtatamang paningin nila ni Dorothy. Dorothy, tara, order tayo ng donut. Franz, hanap ka na ng upuan natin. Wika ni Princess. Ako na lang sasama sa pag-order. Alam ko naman yung favorite ni Dorothy. Pagpresenta ng binata. Nanlit ang mga mata ni Princess sa pagkakataong yun dahil hindi niya inasana sasabihin ito ng kaharap na binata. Oh, okay, tara. Sagot ni Princess at saka nagsimulang pumila kasamang lalaki. Wala nga bang nagbago? Tanong ni Princess sa kadabing lalaki. Agad na napakunot ang noo ng binata at saka natawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Franz. May gusto ka na rin ba kay Dorothy? Tanong ni Princess. Hindi agad nakapagsalita ang binata. Hindi niya inakala na manggagaling ang mga salitang ito mula sa kanyang kaibigan. Silence means yes. Hindi ko alam. Bulong ni Franz. Basta ang alam ko lang. Masaya ako kapag kasama ko siya. Gusto ko siyang protektahan. Gusto ko siyang alagaan. Pero gusto ka rin ba niya? Tanong ni Princess. Iyon ang hindi ko alam. Nakangising weekend ni Franz. Pero wala naman akong pakialam kung hindi niya ako gusto yung pabalik. Nasasabi mo lang iyan ngayon. Pero pagdating ng panahon, magiging katulad mo rin ako. Bulong ng dalaga. Magiging selfish ka rin. At naniisin mo na mahalin ka rin pabalik. Isipin mo kung ano bang mali sa'yo at kung bakit hindi kanya magustuhan pabalik. Well, I think nature na ng mga taong maging makasarili. Sagot ng binata. Pero huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na agawin sa'yo si Dorothy. Hindi naman mapapasakin si Dorothy. Bulong ni Princess habang nakatingin sa menu. Sa tingin ko, kaibigan lang talagang tingin niya sa'kin. Habang pinagmamasdan ni Dorothy ang dalawang kaibigan sa di kalayuan, eh hindi niya mapigilang malungkot. After all, yun yan na pagtanto na si Princess pa rin ang nilalaman ng puso ni Franz. Hindi niya naiwasan ng maingit habang nakikita ang nagtatawanan ang dalawa sa di kalayuan. Grabe, alam na alam ang lalaking ito yung mga hilig mo. Umiiling na wika ni Princess sabay upo sa tabi ni Dorothy. Parang kabisadong-kabisado niya na ang lahat ng gusto mong bilhin. Lagi naman kasi kami magkasama ni Franz pag-uwi at tuwing recess. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit napakarami niyang alam. Sagot ni Dorothy. Salamat sa pag-order para sa akin. Ito yung bayad ko. Huwag na, libre ko na. Nakangising sabit ni Franz. Agad na napatingin si Dorothy kay Princess at kitang-kita niya ang pag-iba ng ekspresyon nito. Salamat. Sagot ni Dorothy at saka kinuhang isang donut. Tikman mo, Princess, masarap itong donut na ito. Ito yung madalas kong bilhin. Mabilis na kumagat si Princess sa donut na ibinigay ni Dorothy. At hindi niiwasan nito ang lakihan ng kanyang mga mata dahil napakasarap nga nito. Wow, ang sarap nga. Sagot ni Princess habang ngumuya. Nung mapansin Dorothy na may dumi sa ilalim ng labi ng dalaga, agad siya kumuha ng t-shirt pinunasan nito. Agad na nagkatinginan si Princess at Franz dahilan para magtaka si Dorothy. Bakit? Anong meron? Tanong ng dalaga. Wala naman, sagot ni Princess. Thank you. Mag-ingat kayo pag-uwi, paalam ni Dorothy at saka sumakay sa isang tricycle. Niiwan ang kanyang dalawang kaibigan na nakatayo sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ng tricycle na sinasakyan ng kanilang kaibigan. I might sound selfish, pero hindi ko ata kaya oras na malaman kung maging kayo ni Dorothy. Bulong ni Princess. I mean, magiging masakit iyon para sa akin. Besides, magkakaibigan tayo. Paano kapag nag-break kayo? E di madadamay rin yung samahan natin? Hindi napigilan ni Franz ang mapabuntong hininga. Isinandal niya ang kanyang ulo sa isang poste at napangisi. Sa bagay, may point ka naman. Bulong nito. Bakit ka nakangiti? Tanong ng dalaga. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. Sagot ng binata. Bakit kasi sa dinami-dami, nagkagusto pa tayo si isang tao? Ganun talaga ang buhay, mahirap intindihin. Sagot ni Franz. Buti nga't na walang pagkagusto mo sa akin. Simula nung araw na iyon, ay unti-unti nang iniwasan ni Franz ang kanyang kaibigan si Dorothy. Ayaw niya nang mahulog pa ng tuluyan sa kaibigan, kaya sinimula niya nang pag-iwas. Hanggat hindi pa lumalalim ang paghanga niya rito. Franz, sandali.
sigaw ng dalaga habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng binata. Franz, iniuwasan mo ba ako? Mabilis na tumigil sa paglalakad ang binata at saka lumingon. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ba't naman kita iwasan? Yun nga rin yung iniisip ko eh. Sagot ng dalaga. Bakit mo ako iniwasan? Wala namang dahilan para iwasan mo ako, hindi ba? May sinalihan na akong club, kaya malilit na ako ng uwi. Wigan ng binata at saka napatingin sa lupa. Kaya hindi na ako makakasabay sa pag-uwi sa'yo. Hintayin na lang kita. Mabilis sa sagot ni Dorothy. Hanggang 7 iyon. Sambit ng binata. Maghintay ka hanggang 7 p.m? Sira. Hanggang 6:30 p.m. lang yung clubs. Naglabas ng announcement yung head kanina. Nabagoy na nila yung oras tapos ng mga clubs. Sagot naman ng dalaga. Nagyayay yung mga clubmate ko na dumiretso ng kainan pagkatapos. Wika ng binata. So baka hindi na talaga tayo magsabay ngayon. Okay. Sagot ni Dorothy. Bukas na lang. Nagsimula na itong maglakad palayo. Dahilan para mapahawak sa noong binata. Hindi ako pwede bukas. Nagyayaya yung isa sa mga kaklase natin dahil birthday niya bukas. Lumingon ang dalaga at saka napakunot noo. Ah, oo nga pala. Tumatangong tugon ni Dorothy. Inimbitahan niya rin ako eh. Sabay na lang tayo umuwi. Hindi mo ba talaga kayang mag-isa? Sigaw ng binata. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na sabihin ang mga salitang ito. Malaki ka na. Bakit pa laging nais mo pang alalayan kita lagi? Nabigla si Dorothy nung marinig ang mga salitang iyon sa kaibigan. Kitang-kita ng binata ang unti-unting pagtulo ng mga luha ng dalaga. Tihilan para agad itong tumalikod. Sorry. Sorry kung naging pabigat ako sa iyo. Wika nito at saka nagsimulang maglakad palayo. Happy birthday, Chester. Bati ng mga kaklase ng lalaking. May birthday hat. Panay ang tingin ni Franz sa babaeng katabi ng birthday boy. Thank you sa pagpunta. Masayang sambit nito at saka naglagay ng birthday hat sa kadabing dalaga. Thank you at pumunta ka, Dorothy. Wala ka bang club ngayon? Wala eh. May binigay lang na assignment yung club leader namin. Nakangising sambit ni Dorothy at saka nag-abot ng isang box. Ito yung regalo ko sa'yo. Uy, asal naman magkaklase. Naks naman. Hindi na yan matutulog mamaya. Pansin ni Franz ang pamumula ng mukha ng birthday boy. Dahilan para matawa na lamang siya. Franz, may paper plate ka na? Tanong ni Rhea, isa sa makaklase nila. Ito oh, kunin mo na. Salamat. Sagot ni Franz sa kakinong paper plate. Noong buong hapon na iyon, ay walang ibang ginawa si Franz kung hindi ang titigan ng babae na sa kabilang sulok ng lamesa. Kailanman. Hindi ito lumingon sa dako niya, dahilan, para makaramdam ng hapdi sa puso ang lalaki. Marahil. Hindi talaga natuwa ang dalaga sa ipinakita niyang pag-uugali kahapon. Gusto mo ba ng Shanghai? Tanong Chester sa katabing dalaga. Mabilis itong tumangwa at saka inilahad ang kanyang hawak na paper plate. Ay oo nga pala. Gusto mo bang sumali sa club namin? Pero may club na ako. Sagot ni Dorothy, sabay ikot ng tinidor sa spaghetti. Okay lang naman magdalawang club, sabi nila ma'am. Sagot ng binata. Sali ka na sa club namin, I swear. Hindi ka magsisisi. Ano bang club nyo? Tanong ni Dorothy. Dance club. Sagot ng binata. Agad na nabulunan si Franz at saka inubo. Napatingin ang lahat sa kanya. Dahilan para agad siyang bigyan ng inumin. Dahan-dahan ka lang kasi. Sambit ng isa sa kanilang mga kaklase. Oo nga Dorothy, sali ka na sa amin. Sabat pa ng isa sa kanilang mga kaklase. Maya-maya'y sunod-sunod ang pamimili sa kanilang mga kaklase. Dahilan para mapangiti si Dorothy. Alam ni Franz na hindi ang dalaga. Ngunit laking gulat niya nung bigla itong magsalita. Sige, sasali na ako. Agad na naghiyaw ng mga magkakalase. Dahilan para mapakunot ang noon ni Franz. Sasali ka? Tanong ni Franz. Napatigil ang lahat sa paghiyaw. At napatingin sa binatang may hawak na iced tea. Pero diba, bawal ka sa mga activities na nakakapagod? Huwag kang mag-alala. Ingatan naman namin si Dorothy. Nakangising tugon ni Chester. Sabay hawak sa balikat ng dalaga. Kaya huwag kang mag-alala, Franz. Ingatan namin itong si Dorothy. Wala nang iwinika pa si Franz at tumungaw na lamang. Nung matapos ang pagdiriwang ng kaarawan ni Chester, ay hinintay ni Franz si Dorothy na makalabas ng gate. Tumay ito sa gilid ng gate
at saka hinintay na dumanang dalaga. Salamat sa pagpunta, Dorothy. Masayang sambit ni Chester. Punta ka rito minsan. Laro tayo ng chess. Ooh, naglalaro ka rin pala ng chess? Tanong ni Dorothy. Sige ba, syempre, gusto ko iyan. Oo, matagal na akong naglalaro. Oh, Franz, nandito ka pa pala. Tugon ni Chester nung makita niyang binata na nakatayo sa gilid ng gate. Bakit hindi ka pa umuwi? Hinintay ko kasi si Dorothy. Nakangising sambit ni Franz. Sabay turo sa dalaga. May gusto sana kasi akong sabihin sa kanya. Agad na napakunot ang doon ng dalaga at saka napatingin kay Franz. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Dorothy. Chester, wait lang ha. Sige, huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Hintayin ko kayong matapos sa pag-uusap. Ako na lang maghatid sa kanya. Wika ni Franz. Hindi, okay lang. Si Chester na lang maghatid sa akin. Sambit ng dalaga. May pupuntahan pa kasi kami. Bakit ka sumali sa club nila, Chester? Tanong ni Franz. Alam mo namang hindi ka pwedeng magpagod, hindi ba? Malaki na ako at kaya ko ng sarili ko, Franz. Hindi na ako bata. Sagot naman ng dalaga. At saka isa pa. Nandun naman si na Chester. Alam kong hindi nila ako bibiglain. Gusto mo bang maulit yung nangyari dati? Sa pagkakatong ito, ay pansin ni Dorothy ang pagbabago sa boses ng kaharap na binata. Bakit mo ba ako sinisigawan? Natatawang tanong ni Dorothy at saka umusog palayo. Takot na takot kami ni Princess. Alam mo ba yun? Dagdag ni Franz. Gusto mo bang maulit-ulit iyon? Siyempre hindi. Bakit ka naman gugustuhin mangyari iyon? Natatawang tanong ni Dorothy. Bakit ka ba masyadong nag-alala para sa akin? Siyempre, dahil natigilan sa pagsasalita ang binata at saka napahawak sa kanyang noo. Dahil? Anong pinag-aawayan niyo? Tanong ni Chester. Wala naman. Sagot ni Dorothy. Tara na? Muna na kami, Franz. Ingat sa pag-uwi. Paalam ni Chester. Tapos na ba kayo mag-usap? Oo, tapos na. Sagot ni Franz at saka pinunasan ang kanyang noo. Happy birthday ulit, Chester. Habang tinitingnan ng dalawa na sumakay sa isang tricycle, eh hindi napigilan ni Franz ang manlumo. 5, 6, 7, 8. Sigaw ng leader ng dance club. Isang oras pa lang silang nagpa-practice sumayaw. Ngunit ramdam ni Dorothy ang pagod. From the top, sigaw ng kanyang club leader. Nakakasunod naman ang dalaga sa mat steps. Ngunit habang nagtatagal, ay ramdam niya ng pananakit ng kanyang katawan at paghabol niya ng hininga. Dorothy, kaya pa ba? Tanong ni Chester sa dalaga. Kahit unti-unti nang nagdidilim ang paningin ng dalaga, ay tumango na lamang siya at saka ngumiti. Sigurado ka ba? Mukhang nahirapan ka na huminga eh. Pag-aalala ni Chester, baka mahirapan ka na naman huminga niyan katulad nung nangyari nung isang araw at kahapon. Kaya ko ito. Nakangising sambit ng dalaga at saka umupo sa sahig. Akman na siyang tumayo. Ngunit laking gulat niya nung biglang dumilim ang kanyang paningin at bumagsak na lamang siya sa sahig. Hello? May kaklase ba si Dorothy dito? Agad na napalingon si Franz nung marinig niyang pangalan ng kanyang kaibigan. 5 taong nagtaas ng kamay. May contact ba kayo sa magulang niya? Tanong nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Franz habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Nahimatay siya. Naluluhang bulong nito. Wala pang ilang segundo ay agad na sumugod ang binata at saka sinuntok ang lalaki. Nagsigaw ng mga babae. Samantalang mga lalaki ay agad na hinatak si Franz palayo kay Chester. Kasalanan mong lahat ng ito, Chester. Bakit mo pa kasi siya niyaya na maging part ng club niyo? Hindi nga siya pwede magpagod. Sigaw ni Franz habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga lalaki. Nasa na siya? Nasa na si Dorothy? Sa klinik. Sagot ng binata, sabay punas ng kanyang nagdurugong labi. Mabilis na kumawala si Franz sa pagkakahawak ng kanyang mga kamiyembro sa club at agad na nagtatakbo patungo sa klinik. Ikaw na naman? Agad na pinunasan ni Franz ang kanyang mga mata at saka napatingin sa bagong dating na babae. Hindi ba't ikaw yung lalaking kasama niya nung elementary nung nahimatay siya? Ako nga po. Bulong ng binata. Alam natin pareho na hindi pwedeng magpagod ang anak ko. Pero ano na namang ginawa mo ngayon? Naiyak na tanong ni Brenda. Bakit ba sa tuwing may nangyayaring masama sa anak ko,
lagi kang nandoon. Walang sinambit na kahit anong binata at hinayaan na lamang niya magsalita na magsalita ang ina ni Dorothy. Layan mo ng anak ko, pwede ba? Sigaw nito. Sa tuwing magkasama kayo, lagi na lamang siyang nalalagay sa kapamakan. Sige po. Bulong ng binata. Lalayan ko na po ang anak niyo simula ngayon. Mabuti naman. Saan nito at saka pumasok sa klinik, isinandal ni Franz ang kanyang ulo sa may upuan at saka napabuntong hininga. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo na bahawal kang sumali sa mga kung ano-ano mga activities na nakakapagod? Sambit ni Brenda at napahawak sa kanyang ulo. Anak naman eh, bakit mahilig mo talaga akong subayin? Ma, sorry po. Bulong ni Dorothy. Gusto ko lang naman po sumali doon dahil gusto ko rin salihan yung mga sinasali ng mga kaklase ko. Anak, alam naman natin parehong kalagayan mo, hindi ba? Hindi ka pwedeng magpagod. Paano kung bigla ka nalang kunin ng Panginoon sa akin? Paano ako? Paano kami ng lola mo? Paliwanag ng ina ni Dorothy. Hindi napigilan ng dalagang mapabuntong hininga. Alam niyang may mali siya. At sa pagkakataong iyon, ay ramdam niyang hiya na madalas niyang naramdaman kapag nakakagawa siya ng kasalanan. Halika nga rito. Sambit ng kanyang ina. Agad na lumapit si Dorothy at saka niyakap ng pagkahigpit-higpit ang ina. Dorothy! Agad na napalingon ang dalaga nung marinig niyang isang familiar na boses. Sorry pala. Sana hindi na lang kita niyaya maging part ng club namin. Nako, ako talaga yung may kasalanan, no? Alam kong hindi ako pwede, pero pinilit ko pa rin. Sagot ng dalaga sa kanapabuntong hininga. Salamat pa rin, Chester. Matanong ko lang. Magkaano kayo ni Franz? Tanong ng binata habang naglalakad palabas ng kanilang classroom. Agad na napakunot noo si Dorothy at saka natawa. Ang kaibigan, bakit mo natanong? Tanong ng dalaga. Wala naman, napansin ko lang kasi na siguro napakalaga mo sa kanya. Dagdag ni Chester. Kasi ang sakit ng suntok niya sa akin. Sinuntok ka ni Franz? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, nung nalaman niyang namatay ka, sinuntok niya ako at saka dumiretso sa klinik. Sagot ni Chester. Grabe, hindi ko akalain na ganun pala ang pakiramdam ng masuntok. Parang nung katulad ng mga nasa movies. Masakit nga talag. Uy, si Francie yun ah. Nung mapatingin si Dorothy sa dako ng itinuturo ng binata, ay agad siyang kumaway rito. Ngunit laking gulat ng dalawa nung lagpasan lamang sila ng binata na parabang hindi niya ito nakita. Anong problema nun? Tanong ni Chester noong lagpasan sila ng binata. Ang lakas ng trip niyang lagpasan ka lang ah. Hayaan mo na. Gulong ng dalaga. Pupunta ka na ba ng kantin? Sabay na tayo. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nga kailanman kinausap ni Franz ang dalaga. Itarinata na lamang niya ito na parabang isang multo na hindi niya nakikita at nararamdaman. Pagamat mahirap ito sa party ng dalaga, ay tinanggap na lamang niya ang ideya na baka hindi na nga sila magkaibigan muli. Matapos ang sagutang nangyari sa pagitan nila nung kaarawan ni Chester, bihira na lamang silang mag-usap. At patungkol pa sa eskwela ng kanilang nagiging topic, dahilan para maramdaman ni Dorothy na nag-iba na talaga ang pakikitungo nito sa kanya. Hanggang sa makatapos sila ng high school, ay hindi na siya kailanman kinausap ng binata. Sa tuwing nagtatamang paningin ni Lai, hindi na ito katulad ng dati na may ngiti sa labi. Bagkus ay iniiyos niya na agad ang kanyang paningin na parabang walang nangyari. Dorothy? Napatigil sa paglalakad si Dorothy noong may marinig siyang familiar na boses. Noong siya ay lumingon, ay nakita niyang isang familiar na lalaki. Oy, Chester! Kumusta ka na? Bati ng dalaga. Anong course mo? Tourism. Matagal ko na kasi talagang gustong itake yung course na ito eh. Nakangisin sambit ng binata. Ikaw ba? Nakakatuwa naman at isang eskwelahan pa rin ang papasukan natin. Kaya nga eh, business yung course ko. May kakilala ka na ba rito? Tanong ni Dorothy habang inililibot ang kanyang mga mata. Napakalawak pala ng school na ito, no? Oo, malulula ka sa laki. Meron na akong kakilala mga dati nating kaklase. Sagot ni Chester. Oo nga pala, balita ko dito rin mag-aaral si Franz. Nag-uusap pa ba kayo nun? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ng dalaga. Dahilan para agad na mahiya ang binata. Pasensya ka na.
Inopen ko pa yung topic. Bulong ni Chester. Sana yung makaklase mo ngayon. Anong building? Ano raw course niya? Tanong ng dalaga. Ilang taon na rin kaming hindi nag-uusap eh. Sabi ng mga dati nating kaklase. Business din ata. Baka maging magkaklase kayo. Sagot ni Chester. Nakakalungkot naman malaman na hindi kayo nag-uusap. Sana dumating yung oras na magkaayos na kayo. Nagbigay lamang na matamis ng ngiti ang dalaga. At saka na pabuntong hininga. Mukhang malabo na. Napakarami nang nangyari. Sigurado akong nagbago na iyon. Oo nga pala. Kumusta yung sakit mo? May tinitake ka na bang gamot? Tanong ni Chester. Huwag ka na masyadong magpagod ha. Ah, oo. May gamot na akong tinitake. Medyo okay naman na ako. Bawal lang talaga magpagod. Sagot ng dalaga. Oh, si Franco. Agad na napatingin sa isang direksyon ng dalaga nung marinig niyang sinabi ng binata. Nagpakulay pala siya ng buhok. Litaw na litaw ang binata dahil sa kulay pula nitong buhok, sa isip ni Dorothy. Ay talaga ngang nagbago na ang binata. Hindi na ito katulad ng dati na lagi may ngiti sa labi. Ngayon ay, lagi na lamang ito nakabusangot na para bang buhat-buhat niyang daigdig sa kanyang likod. Ang laki ng pinagbago niya, no? Balita ko balak niyang maging part ng basketball team. Kwento pa ni Chester. Tsaka sikat na siya sa mga seniors and juniors. May tsura kasi at matunog ang apelyado niya sa eskwelahang ito. Bakit matunog ang apelyado niya? Tanong ni Dorothy. Sikat bang pamilya nila dito? Oo, balita ko yung mga kuya at ate niya ay rumaduit dito with Latin honors. Dagdag ni Chester. Lumipas ang ilang mga linggo at naging magkaklase sa ilang subjects ang dalawa. Bagamat magkatabi sila sa upuan, eh hindi sila kailanman nag-usap. Tila ba naging ibang tao ng itsura nito tuwing papasok ito sa kanilang klase. Isang umaga, habang abala sa pagsusulat ang dalaga ng ilang mga notes sa isang subject, ay nagbila siya noong marinig niyang isang taong kumatok sa pinto. Ito ay walang iba, kundi si Franz. Ang aga mo ngayon ah. Nagliwanag ang mga mata ni Dorothy noong marinig niyang mga salitang ito mula sa binata. Hindi siya agad nakapagsalita, dahilan para mapangisi ang binata. Kung gusto mo makauno sa klase ni Sir Cruz, lagi mong reviewin yung gitna ng libro. Doon lagi yung source ng quizzes niya. Madali lang siya mag-parecitation, kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Lumapit ang binata at saka binuksan ang aklat ni Dorothy sa may gitna ng bahagi nito. Langhap na langhap ng dalagang matapang na pabango nito. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Paano mo nalaman? Tanong ni Dorothy. Sinong source mo? Well, binigay sa akin ng mga kapatid ko yung tip na iyon. Dahil ilang beses nilang naging teacher si Sir Cruz. Sagot ng binata at saka ngumiti. Bakit mo sinasabi sa akin lahat ng iyan ngayon? Tanong ng dalaga. Ayaw mo ba? Tanong ng binata. Gusto ko lang i-share sa iyo kasi hindi ko alam kung magagamit ko yung tip na iyon. Bakit? Kunot ng tanong ng dalaga. Galingan mo sa pag-aaral. Pag-iiba ng usapan ng binata. Una na ako. Habang tinitignan ni Dorothy na maglakad paalis ng classroom ang lalaki, ay hindi niya naiwasan ng mapangiti. Naisin man niyang lapitan o tawagin ang pangalan nito, ay tila ba nawala na siya ng boses sa mga oras na iyon. At iyon, ang kanyang pinagsisihan dahil ito ang huling beses na nakita niyang lalaking ito. Idinrap ng lalaki ang mga klaseng pinapasukan niya at hindi niya siya nagpakita pa bagamat naging isa itong palaisipan kay Dorothy. Ay naisip na lamang niya na may mga tao talagang aalis sa mga buhay natin, gustuin man natin o hindi. Ipinagpatuloy na lamang ni Dorothy ang pag-aaral ng mabuti. At sinunod niya ang huling payo ni Franz patungkol kay Sir Cruz. Nagbunga naman ito ng maganda dahil naging uno ang kanyang grade sa professor niya ito. Lumipas ang ilang taon at tuluyan ng nakatapos ng pag-aaral ang dalaga. Hindi niya inakala na napakahirap pala na maghanap ng trabaho. Dahilan para panghinaan siya ng loob kada araw. Madalas na rin siyang nanonood ng mga self-defense videos dahil madalas sabihin ng kanyang ina na delikado sa Manila. Asari-saring klase ng mga taong maaari niyang makasalamuha. Ngunit sa kabila nito, ay pinilit na lamang ni Dorothy na maghanap ng trabaho sa lugar nila upang hindi siya malayo sa kanyang nanay at lola. Oh, kumustang interview? Tanong ng ina ni Dorothy sa kabilang linya. Habang naglalakad, ay hindi naiwasan ni Dorothy ang mapakagat labi. Ayaw niyang malungkot ang kanyang ina at lola, dahilan para makapagbitaw siya ng isang kasinungalingan. Nakapasa po ako.
pagsisinungaling ng dalaga. Naku, salamat sa Diyos. Rinig niyang sigaw ng kanyang ina, na si Brenda. Nay, nakapasaro po si Dorothy sa interview. Rinig pa niyang sigaw ng kanyang ina. Umiiling na lamang siya habang naglalakad sa kalsada. Pangpitong kumpanya na ang kanyang inaplayan, ngunit katulad ng mga nauna, ay nabigo siyang makapasok sa mga ito. Kailan ka rin mag-uumpisa? Tanong pa ni Brenda. Sa pagkakataong ito, ay hindi napigilan ni Dorothy ang mapapikit at hampasin ng noo niya. Wala pa pong sinasabi. Sagot ni Dorothy at napatigil sa paglalakad. Napansin niya na may isang lalaking nakasuot ang naglalakad sa kalsada na may dalang briefcase. Kinuha nito ang kanyang cellphone at saka nagsimulang pumindot dito. Sa isip ni Dorothy ay marahil isa lang itong mayamang lalaking na padpadbanda sa lugar nila. Tatawin na sana siya sa pedestrian lane. Ngunit napansin niyang may isang lalaking tumatakbo patungo sa mayamang lalaki na lumingon sa paligid. Sa pagkakataong yun ay nakatunog si Dorothy. Hello Dorothy, anak, nandyan ka pa ba? Tanong ni Brenda sa kabilang linya. Sige ma, mamaya na lang po ulit. Paalam ni Dorothy at saka pinatay ang kanyang cellphone. Itinuro ng kanyang lola at mama na huwag manghusga ng panlabas na anyo ng kapwa. Pero sa pagkakataong iyon, ay kinalimutan niya muna ang pangaral na iyon ng kanyang lola at ina. Dahil ibang usapan na ito. Sana mali lang ako ng hinala. Bulong ni Dorothy at saka pasimpleng sumandal sa isang dingding na may sulat. Hinintay niyang pagkakataon na duma ng lalaking pinagdududahan niya. Ngunit habang lumilipas ang oras, ay lalo pang nagiging kinahinalang bawat kilos nito. Maya-maya'y nanlaki ang kanyang mga mata nung makita niyang lumapit ang lalaking may cap sa lalaking nakasuot at saka hinablot ang hawak nitong cellphone. Hoy, akin yan! Magnanakaw! Sigaw ng lalaking nakasuot at saka hinabol ang magnanakaw. Nung napansin ni Dorothy, nadadaan sa kanyang kinaroroonan ng magnanakaw, ay mabilis niyang hinarang ang kanyang paa dahilan para madapa ang magnanakaw. Bumagsak ito sa lupa dahilan para agad na hawakan ng dalagang kanang kamay ng lalaking nadapa at tapakan ang likod nito. Hoy, sino ka ba? Bitawan mo ako! Sigaw ng lalaking nakadapa. Siguro kakampi ka ng ibang mga magnanakaw, ano? Tumahimik ka nga lang. Napakadami mo pang sinasabi dyan. Sagot ni Dorothy. At saka dinian ng pagkakatapak sa kanyang likod. Mabilis na sumigaw ang lalaki dahilan para lalo pa niyang diinan ng pagkakatapak sa likod nito. Saan mo natutunang mga ganito? Tanong ni lalaking nakadapa. Sa TV, nakangising sagot ni Dorothy. Hindi naman kasi ako masyadong pinapalabas nila mama dahil sa sakit ko. Ha? Tanong ng lalaking nakadapa. Unti-unting nawala ang ngiti ni Dorothy nung maalala na masama pa lang lalaking nakadapa. Salamat. Hinihingal na bulong ng mayamang lalaki sabay sipa sa paa ng lalaking nakadapa. Ikaw, walang hiya ka. Pinatakbo pa ako. Sa lahat ng pwede mong pagka-interesan, yung 5 taon ko pang cellphone. Hindi naman talaga yung cellphone mo yung kailangan namin. Mabilis na naliit ang mga mata ni Dorothy nung marinig niyang mga salitang iyon. Namin? Pagkaklaro ni Dorothy, wala pa isang minuto ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Dahilan para agad siyang mapapigit. Naramdaman niyang maitinutok sa kanyang sentido. Dahilan para agad siyang mapangisi. Hindi niya inasanang pangyayaring iyon. Kaya agad siyang napatingin sa kanyang tabi. Naaninag niyang may 3 lalaking nakaitim na may hawak na baril. At lahat ito ay nakatutok sa kanya. Napasuluyap siya sa katabing lalaki. At kitang-kita niyang takot sa kanyang mga mata. Ang kailangan talaga namin ay yung matandang yan. Kaya kung pwede, bitawan mo na ako. At hindi ka na madadamay pa sa gulong ito. Pagkaklaro ng lalaking nakadapa. Gago. Grabe ka naman makatanda. 45 pa lang ako. Sigaw ng lalaking nakasuot. Nung magtamang paningin ni Dorothy at ng lalaking nakasuot, eh labis na nagtaka ang dalaga nung pansin niya ang pagbabago ng hitsura nito. Anong balak niyo sa lalaking ito? Tanong ni Dorothy habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa mayamang lalaki. Bakit? Gusto mo ba ng porsyento kung sakali? Natatawang tanong ng isang may balbas. Hindi mo ba kilala ang lalaking ito? Isa siyang mayaman na businessman. Napakarami niyang restaurant sa Manila. Siya rin ang may-ari ng Diamond Hills. Dahan-dahang tumango si Dorothy at saka muling tumingin sa lalaking nakataba sa sahig. Ano pong hinihintay niyo? Barilin niyo na yung babaeng yan. At ang sakit na ng likod ko. Sigaw ng lalaking nakadapa. Sige, subukan nyo. Pananakot ni Dorothy.
sabay din sa pagkakatapak sa likod ng lalaking nakadapa. Napasigaw ito sa sakit. Dahilan para mag-alalang tatlo niyang alalay. Huwag niyo na siyang idamay. Sasama na ako sa inyo. Pagpapresenta ng mayamang lalaki. Iha, tumakbo ka na. Hindi ko po kayo iwan dito. Bulong ni Dorothy sa lalaki. Baka kung ano pang gawin sa iyo ng mga ito. Pero ako ang habol nila. Kaya tumakbo ka na. Sagot ng mayamang lalaki at saka lumapit sa isang lalaking may makapal na kilay. Saan tayo pupunta? Sir, hindi natin alam kung saan kanila dadalhin. Sigaw ni Dorothy. Sa kanya ka ba talaga concern? O sa pera niya? Sabat ng lalaking nakadapa. Hindi ka ang kausap ko. Sigaw ni Dorothy sabay diin muli sa pagkakatapak sa likod nito. Bitaan mo ng amo namin. Kung hindi, sasabog yung ulo mo. Sigaw ng lalaki may balbas. Huwag niyo siyang idamay. Sigaw ng mayamang lalaki. Asa ka na pabuntong hininga. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit may kakaiba siyang koneksyon na nararamdaman sa dalaga. Lalo pa itong tumindi nung makita niyang familiar na birthmark sa may braso nito. Ako na lang saktan niyo. Dagdag ng mayamang lalaki at saka na palunok. Huwag ng anak ko. Kitang-kitang paggagulat sa mga mukha ng tatlong lalaki nung marinig nilang sinambit ng kaharap ng mayamang lalaki. Ano? Nautal na tanong ni Dorothy. Anak niyo ako? Nantalang pag-uusap nilang lahat nung biglang may dumating na tatlong kotse at pinalibutan silang anim. Sino itong mga ito? Tanong ng isa sa mga lalaking nakaitim. Boss, pinapunta mo ba sila? Hindi. Sino ba itong mga ito? Tanong ng lalaking nakadapa. Ibaba niyo mga baril niyo kung ayaw niyong isa-isang sumabog mga ulo niyo. Sigaw ng isang lalaking kakalabas lang sa isang itim na sasakyan. Sige, sige. Sigaw ng lalaking may balbas, sabay tutok sa kanyang baril sa sentido ni Dorothy. Subukan niyo lang na iputok yung baril na yan sa kahit sino sa amin. Walang pag-aanilangan kung ipuputok ang baril nito sa utak ng babaeng ito. Unti-unting nagsilabasan ang grupo ng mga lalaki na kasuot ng kulay puting uniforme. Dahilan para magtaka sila kung sino ang mga ito. Ibababa namin ang mga baril, pero dapat nyo rin ibaba yung mga baril nyo. Sigaw ng lalaking nakamask, asaka dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril. Dahang-dahang ibinaba ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga hawak na baril. At nung tuluyan ng malapag ng lalaking may balbas ang kanyang baril, ay agad na sinipa yun ni Dorothy palayo. Agad na tumakbo ang lalaking may balbas upang kunin ang baril na sinipa ng dalaga. Ngunit mabilis siyang hinatak ng isa pang lalaking nakaputi. Dahilan para hindi niya maabot ang kanyang baril. Hawak naman ng isa sa mga kasama niyo. Sigaw ng isa sa mga lalaking nakaputi. Kung hindi niyo papakawalan ng dalawang iyan, ay paniguradong sasabog ang ulo nitong kasamahan niyo. Bibigyan ko pa rin kayo ng pera. Bulong ng mayamang lalaki. Huwag kayong mag-alala. Paano kayo makasigurado? Tanong ng isa sa mga lalaking nakaitim. Baka niloloko mo lang kami. Nandito sa bulsa ko ang isa sa mga card ko. Ibibigay ko sa inyo ang isa sa mga ito. Dagdag pa ng lalaki. Okay ba kayo roon? Mabilis na inalabas ng lalaki ang card mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa isang lalaking nakaitim. Nung makuha nito ang isa sa mga lalaking nakaitim, ay agad nilang binaba ang hawak nilang mga baril, dahilan, para lapitan sila ng mga lalaking nakaputi. Pinakawalan na ni Dorothy ang lalaking nakadapa at saka nagsimulang maglakad palayo. Kung tutuusin, ay wala naman talaga dapat siya sa pangyayaring iyon. Iya, mabilis na napalingon ang dalaga nung marinig niyang boses ng mayamang lalaki. Saan ka pupunta? Uwi na po ako, sagot ng dalaga. Sumunod ka muna sa akin, sambit ng mayamang lalaki. Mag-usap tayo. Ano pong problema? Tanong ng dalaga nung makapasok siya sa sasakyan. Bakit niyo po ako kailangan kausapin? Gusto ko lang talagang pasalamatan ka dahil iniligtas mo ang buhay ko. Wika ng lalaki at saka tinapik ang balikat ng dalaga. Dahil dito, iniisipan kong bigyan ka ng trabaho sa kumpanya namin. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Dorothy sa mga oras na iyon. Pero, teka lang po. Bakit niyo po pala nasabi kanina na anak niyo ako? Tanong ng dalaga. Ginawa niyo lang po ba iyon upang madistract yung mga lalaki nakaitim? Natumpak mo, sambit ng mayamang lalaki. At saka pa simpleng kumuha ng isang piraso ng buhok ng dalaga. Ilang beses niya ito inulit dahilan para magkaroon siya ng maraming piraso ng buhok ni Dorothy. Ano palang pangalan mo, iha?
Dorothy po, sagot ang dalaga. Ano pong pangalan ng kumpanya niyo? Diamond Hills. Mabilis na nalaki ang mamata ni Dorothy nung marinig niyang pangalan ng kumpanyang pagmamay-ari ng lalaki. Alam mo ba kung saan nakapokus ang kumpanya namin? Balita ko po gumagawa kayo ng mamamahaling bracelet, quintas, at mga hikaw. Sa katunayan, nag-apply po ako sa inyo noong nakaraan pero hindi po ako natanggap. Kumakamot ang ulong tugon ni Dorothy. Ano? Sabihin mong pangalan sa akin ang nag-reject sa iyo at kakausapin ko. Kasalanan ko rin naman po. Nalit po ako nang dating kaya siguro hindi naging maganda yung image ko sa kanila. Sagot ng dalaga. Pasensya na rin po. Nakakatuwa namang malaman na saktong naghanap ka rin ng trabaho. Nakangising wika ng lalaki. Ako nga pala si Henry, ang may-ari ng Diamond Hills. Agad na nalaki ang mamatay ni Dorothy. At agad na po ulit-ulit na nagbaw. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na kayo palang may-ari ng Diamond Hills. Pasensya na po kayo. Paghingi ng tawad ng dalaga. Teka, bakit ka humihingi ng tawad? Wala ka naman dapat ihingi ng tawad. Kalmadong sagot ni Henry. Manong, punta na tayo sa main building. Noted po, sagot ng driver. At saka nagsimulang paandarin ang sasakyan. Baka isipin niyo po, sinisiraan ko yung empleyado niyo. Bulong ni Dorothy. Naku, hindi ah. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman isisisanti yung namahala sa'yo. Natatawang sambit ni Henry. Oo nga pala. Birthmark ba yung nasa braso mo? Nung mapatingin si Dorothy sa dako ng braso, kung saan nakatingin ang nakakatandang lalaki, ay agad siyang tumango. Opo, matagal na po akong may ganito. Simula bata pa po. Sagot ng dalaga. Ano po palang balak niyo roon sa mga lalaki muntik na kayong kidnapin kanina? Ipapakulong ko sila. Sa katunayan, may kikitain talaga akong businessman doon sa lugar na iyon. Sinabi niya kasi na nais niya ako lang mag-isa ang pumunta. Nagduda ako kaya pinaredy ko na yung maalalay ko na kapag hindi kayo makontak sa loob ng isang oras. Pumunta na agad kayo sa meeting place namin. Buti na lamang at dumating sila on time. So may ideya na po kayo na baka masasama sila. Tumatangong sambit ng dalaga. Edi sana, hindi na po kayo pumunta. Sir, nandito na po tayo. Magalang na wika ng driver. Nantala ang kanilang pag-uusap dahil agad na ipinark ang driver ang kanilang sasakyan at saka lumabas upang pagbuksan ng pinto ang kanilang amo. Grabe, napahalaki naman po ng kumpanya na ito. Wika ni Dorothy habang nililibot ang kanyang mga mata. Iyong lugar kung saan po ako in-interview ay walang-wala sa laki ng lugar niya ito. Wait lang. Tatawagin ko lang yung kanang kamay ko. Itutor ka niya rito sa buong building upang makapagsimula ka na bukas. Sambit ng mayamang lalaki at saka kinuha ang kanyang cellphone. May tatawagan sana siya, ngunit napatigil siya nung may magsalita. Good afternoon, sir. Pagbati nito. Agad na nanigas si Dorothy sa kanyang kinatatayuan nung makarinig siya ng pamilyar na boses. Mabilis siyang lumingon at laking gulat niya nung makakita siya ng isang matangkad at matipunong lalaki. May suot itong beret at pangmayaman ng porma nito nung magtagpo ang mga mata nila ng dalaga na hindi niya rin inakala na makikita niya ang dalaga sa pagkakataong iyon. Mabilis siyang napahawak sa kanyang bunganga at agad na napakunot noo. Dorothy? Bulong ng binata. Ikaw na ba iyan? Franz? Nakangising sambit ng dalaga. Wow! Kumusta ka na? Magkakilala kayo? Tanong ni Henry. She's an old friend. Wika ni Franz. How are you? It's been a while. Nagpakita lamang na matamis ng ngiti ang dalaga. Hindi niya namalaya na unti-unti na palang tumutulo ang kanyang mga luha. Nung mapansin ito ng binata, ay agad siyang naglabas ng panyo at saka ibinigay rito. Salamat. Bulong ng dalaga. At saka nagsimulang punasan ng kanyang mukha. O sige, iwan ko na muna kayo riyan. Friends, itur mo muna si Dorothy dito sa building. Magiging bagong assistant ko siya. Pakikisawsaw ni Henry. O siya, I have to go. Enjoy the tour. Nung maiwan ang dalawa, ay tila ba hindi makapaniwala si Franz na nagdagpo muli ang kanilang mga landas. Nag-usap pa ba kayo ni Princess? Tanong ni Franz. Mabilis na umiling ang dalaga at saka ngumiti. Okay lang bang magtanong? Tanong ni Dorothy. Nagtatanong ka na.
tugon ng binata. Sabay silang natawa at saka nagsimulang maglakad palabas ng building. Bakit bigla kang nawala? Tanong ni Dorothy. Bakit hindi ka malang nagpaalam? Nawala ang ngiti sa labi ng lalaki, dahilan para maging seryoso rin ang mukha ng dalaga. Mahabang kwento, pero ang mahalaga, nagkita ulit tayo ngayon. Tugon ni Franz. Kumusta ka? Eto, hirap maghanap ng trabaho. Kakagraduate ko lang nung nakaraan. Pero hindi ako tinatanggap sa mga ina-applyan kong trabaho dahil yung kailangan daw nila, yung may experience. Wika ni Dorothy. Buti na lang at balak akong bigyan ng trabaho ni Sir Henry dahil tinulungan ko siya na makatakas sa mga masasamang loob. Natulungan mo si Sir Henry? Gulat na tanong ni Franz. Paano? Ginawa ko lang yung madalas kong nakikita sa TV. Sagot ni Dorothy. Tinalisod ko yung lalaki tapos tinapakan ko yung likod niya. Wow, parang action star pa lang datingan mo. Datatawang wika ni Franz. Kamusta pala yung sakit mo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang pag-inom mo ng gamot? Oo. Nihiyang wika ni Dorothy. Medyo okay naman ako, sa tingin ko. Mabuti naman kung ganun. Bulong ng lalaki. Masyadong malaki kasi yung building na ito. At baka mapagod ka kaagad. Kaya ang pupuntahan muna natin ay yung malalapit lang. Hello, Tito. Bakit kayo napatawag? Hi, Joshua. Free ka ba today? Tanong ni Henry habang nakatingin sa ilang piraso ng buhok sa isang lagayan. May papagawa sana ako sa'yo. Gusto mo bang ihatid na kita? Tanong ni Franz. Baka balikan ka pa ng mga lalaking nakaaway nyo kanina. Naku, okay lang. Sigurado naman akong hindi na nila ako mahabol pa. Nakangising sambit ng dalaga at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Pasabi na lang kay Sir Henry na muna na ako. Salamat, Franz. Nagsimula nang maglakad ang dalaga patungo sa sakay ng taxi. Ngunit bigla siyang tinawag ni Franz, dahilan para siya ay mapalingon. Masaya akong makita ka ngayon. Sigaw nito. Tumango lamang si Dorothy at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Masaya siya at nakita niyang muli ang binata. Pero hindi niya may tatanggi na may lungkot at galit pa rin siyang nararamdaman dahil sa biglang pagkawala nito. Habang naglalakad patungo sa elevator, eramdam ni Dorothy ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Suot niya ang kulay itim na heels ng kanyang ina dahil wala naman siyang kahit anong sandals na may takong. Nung makapasok siya sa loob ng elevator, eramdam niya ang malakas na pagkabog ng puso niya nung makatabi niya si Franz. Good morning. Pagbati nito. Good morning. Pagbati rin ni Dorothy. Sinusubukan niyang maging kalmado, ngunit hindi niya kaya. Dahilan para pagpawisan siya ng napakalamig. Buti hindi ka naligaw. Nakangising sambit ni Franz. Nung tanungin siya ng binatay, biglang naalala ni Dorothy ang kanyang pinagdaanan papunta sa kumpanyang kanyang papasukan. Ito ang dahilan kung bakit tinanggal niya ang kanyang heels at magtatakbo dahil mali ang napuntahan niyang lugar. Nung siya ay makarating sa kanyang pupuntahan sa wakas, ay agad siyang bumili ng mineral water at nagpahinga sa may isang tabi. Hindi naman, sagot ni Dorothy. Lumipas ang isang linggo, ay naging maganda naman ang unang linggo ng dalaga sa kanyang pinagtatrabahuan. Bagamat aminado siyang mahirap ang ilang mga ipinapagawa, ay nakakaya naman niya dahil naroon naman si Franz na laging handang tumulong sa kanya. Hello, Tito Henry. Dadaling ko na po dyan ang results ng test. Ramdam ni Henry ang pagtaas ng kanyang mga balahibo nung mabasa niya ang chat ng kanyang pamangkin. Agad niyang inurong lahat ng kanyang paparating na meetings at saka itinigil ang mga binabasang papeles. Isinot niya ang kanyang jacket at saka isinot ang kanyang salamin. Sir, ano po itong nakita ko sa calendar? Iurong niyo po ba lahat ng meetings niyo ngayon? Bakit? Tanong ni Franz. Nakakapasok lang ng kanyang office. At saka, ano po ang sasabihin kong dahilan sa mga imimit niyo po? Nagawa mo na ba yung ipinapagawa ko sa'yo? Pag-iiba ni Henry ng usapan. Na-research mo na ba kung sino ang nanay at tatay ni Dorothy? Bagamat nagugulan si Franz sa mga nangyayari, ay binigay niya na isang folder kung saan naroon lahat ng detalye patungkol kay Dorothy. Wala po siyang tatay. Iniwan na raw po sila simula nung ipinanganak siya ng kanyang ina. Hindi napigilan ni Henry mapakapit sa kanyang ulo. Sir, ano pong nangyayari? Tanong ni Franz. Anong kailangan niyo kay Dorothy? Hello, Tito. Agad na antala ang pag-uusap ng dalawa nung may pumasok sa office ni Henry. Ito na po yung results. Nung ilahad ng lalaki ang kulay brown na envelope,
ay hindi napigilan ni Henry ang manginig. Pansin ito ni Franz. Dahilan para manlit ang kanyang mga mata. Anong resulta? Kinakabang tanong ni Henry. Positive po. Franz, bakit 3 araw nang hindi pumapasok si Dorothy ngayon? Tanong ni Henry sa kanyang kanang kamay. Hindi kaya't may ideya siya sa ginawa ko? Sir, ano bang nangyayari? Pwede niyo po bang klaruhin kung ano ang nangyayari ngayon? Tanong ni Franz. Kasi sa totoo lang, wala akong ideya sa nangyayari. Anak ko si Dorothy. Buntong hininga ni Henry. Nabuntis kong mama niya isang gabi. At dahil hindi pa ako handang maging ama, ay nagpakalayo-layo sila. Ano? Sigaw ni Franz. Anak niyo si Dorothy? Teka, anong pruweba niyo? Nakaramdam ako ng connection sa kanya nung araw na magtagpo kami sa kalsada. Kaya nung niyaya ko siyang magpunta dito sa kumpanya ko, ay kumuha ko ng maraming piraso ng kanyang buhok. Paliwanag ni Henry. Kaya heto, ito yung resulta. Positive. Tama nga ang pakiramdam ko. Hindi ba kayo kinontak ni Dorothy nitong 3 araw na lumipas? Tanong ni Franz. Hindi ko alam kung doon pa rin sila nakatiray. Nung mapatingin si Franz sa hawak niyang planner, ay napansin niya ngayon pala ilalabas sa TV ang commercial na kanilang ginawa noong nakaraang linggo. Sir, ngayon na po pala i-release sa TV yung commercial ng restaurant niyo. Gusto niyo bang abangan natin? Brenda, ako nang nagsasabi sa iyo. Kontakin mo ng ama ni Dorothy. Saway ni Lily, lola ni Dorothy. Kapalan mo ng mukha mo sa pagkakataong ito. Anak niyo ang pinag-uusapan dito. Wala na akong contact ni Henry. Umiyak na bulong ni Brenda. Nasa lumang cellphone ko yung number niya. Abay, gumawa ka ng paraan. Buhay nang... Oh, teka. Si Henry ito, di ba? Napukaw ang isang commercial ng pansin ni Lily nung napatingin siya sa telebisyon. Abay, milyonaryo pala itong tatay ni Dorothy. Bakit hindi mo puntahan? Ilang sakay ka lang ng jeep niyan. Nakakahiya naman, Mama. Baka isi. Napatigil sa pagsasalita si Brenda nung makita niyang mag-ring ang cellphone ng kanyang anak. Teka, may tumatawag sa cellphone ni Dorothy. Si Henry? Nabigla si Brenda nung makita niyang pangalan ng tumatawag sa kanyang anak. Baka kilala si Henry? At saka si Dorothy? Gulat na tanong ni Brenda bago sagutin ang tawag sa cellphone ng kanyang anak. Hello? Hi po. Pwede po kay Dorothy? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Si Franz Corpus po ito, kasama niya sa trabaho. Bakit si Henry nakalagay sa cellphone ng anak ko? Tanong ni Brenda. Ginamit ko lang po yung cellphone ng boss ko na si Sir Henry dahil inutusan niya akong tawagan ang cellphone ni Dorothy. 3 araw na po kasing hindi pumapasok si Dorothy. Kaya napaisip po kami kung bakit hindi na siya nagpapakita sa office. Teka, ano? Nagtatrabaho si Dorothy kay Henry? Gulat na tanong ni Brenda. Henry, yung may-ari ng Diamond Hills? Opo, bakit po? Tanong ni Franz. Gusto niyo po ba makausap si Sir Henry? Natahimik si Brenda noong mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya bago mapatingin sa kanyang anak na kasalukuyang nakapikit. Oo, nanginginig na bulong na Brenda. Ilang minutong lumipas at ramdam ni Brenda ang pagtalbog ng kanyang puso noong may magsalita sa kabilang linya. Hello, Dorothy? Mabilis na napatakip sa bunganga si Brenda nung marinig niyang isang familiar na boses. Henry? Bulong na Brenda. Hello, yes. This is Henry. Can I talk to Dorothy? Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Kailangan namin ng tulong mo, Henry. Umiyak na wika ni Brenda. Nasa ospital si Dorothy. At kailangan niya ng sumailalim sa heart transplant. Halos mabitaw ni Henry ang kanyang hawak na cellphone nung marinig niyang sinambit ng babae sa kabilang linya. Sino ito? At nasang hospital kayo? Tanong ni Henry. Si Brenda, ang nanay ni Dorothy. Sagot ng ina ni Dorothy. Ite-text ko na lang sa iyong address ng hospital. Nung buksan ni Henry isang pinto, ay tumambad sa kanyang harapan si Dorothy na nakahiga sa isang kama. Nung magtamang paningin nila ni Brenda na kasalukuyang nagpupunas ng luha, ay hindi napigilan ni Henry ang maluha. Ilang taon na rin ang lumipas noong huli silang magkita. Dahan-dahang lumapit si Henry sa kinaroroonan ni Brenda. Nagtitigan ang dalawa at waribay ang kanilang mga mata na nagsasabi ng mga salitang hindi masabi ng kanilang mga bibig. Sorry. Sorry sa lahat.
Bulong ni Henry. Sorry sa lahat-lahat. Mabilis na niyakap ni Brenda ang kaharap na lalaki. Dihilan para. Magpunas din ng tumutulong luha ang ina ni Brenda. Nung makita ni Henry ang matanda, ay agad siyang humiwalay sa pagkakayakap sa kanyang dating nobya at sa kahinawakan ng dalawang kamay ng matanda. Pasensya na po kayo kung naging duwag ako noon. Bulong ni Henry. Gusto kong itama lahat ng pagkakamali ko noon. Kaya kung papayagan niyo po ako, gusto kong bumawi ngayon sa ilang taon kong pagkawala. Dahan-dahang tumango ang ina ni Brenda at sa kahinawakan ng magkabilang pisngi ng lalaki. Nung mapadako ang tingin niya sa kanyang anak na nakarate sa isang kama, ay tumungo siya rito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Henry. Isang araw, bigla na lang siyang hindi makahinga. Kaya kaagad namin siyang isinugod sa ospital. Nagdetect na siya ng gamot. Pero sa pagkakataong ito, hindi namin alam kung bakit hindi na niya kinaya. Paliwanag ni Brenda. Kaya kailangan niya na ng donor. May nahanap na ba kayong donor? Tanong ni Henry. Umiling sa Brenda at saka hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Agad silang napatingin sa pinto. Nung may kumatok ng tatlong beses sa pinto, nung magbukas ito, ay isang lalaking namamaga ang mga mata na bumati sa kanila. Hello po. Bati ng lalaki. Ako po si Franz, kaibigan ni Dorothy. May kaibigan po kami na nagngangalang princess. At matagal ko na po itong hindi nakakausap. Nakatanggap po ako ng isang text message mula sa mama niya ngayon lang na tinanggal ni Franz ang tumutulong mga luha sa kanyang mga mata at saka nagpatuloy sa pagsasalita na aksidente po siya nung nakaraan at naideklara po siyang brain dead. Tinext po ako ng mama niya dahil inilagay po ni Princess sa kanyang diary na gusto niya ibigay ang kanyang puso kay Dorothy kung pwede lang. Dagdag pa ni Franz. Tuwing nag-uusap lo po silang mag-ina, laging nakukwento ni Princess si Dorothy na kung pwede lang ay tutulungan niya raw ito sa kahit na anong paraan. May ideya raw po kasi sa Princess sa kalagayan ni Dorothy na madalas niyang sabihin sa kanyang ina na kapag namatay raw siya ay nais niyang idonate ang kanyang puso kay Dorothy. Buntong hininga ni Franz. Napakabuti naman ang puso ni Princess. Sana okay lang siya kung nasan man siya. Bulong ni Brenda sabay halik sa noon ng kanyang anak. Narinig mo ba yun anak? May mabuting taong magbibigay sa iyo ng puso. Kaya kapit ka lang ha. Ilang araw ang lumipas at tuluyan na ngang naisagawa ang operasyon. Lumipas ang ilang taon at tuluyan na ngang naging maayos ang lagay ni Dorothy. Nagsama na si isang bahay ang kanyang ina at ama kasama ang kanyang lola. Tara na, pagyaya ni Franz sa kanyang kaibigan na si Dorothy. Malilate na tayo, bilisan mo. Ito na, wait lang, sambit ni Dorothy sabay hablot ng kanyang bag. Dadaanan pa natin yung bilihan ng cake, diba? Bumili na ako. Nasa sasakyan na. Sagot ni Franz. Akin na yung bag mo. Ako na magdadala niyan. Naku, huwag na. Kaya ko naman. Sagot ni Dorothy. Nagtungo na nga sila sa sasakyan ni Franz. At habang nagdadrive ang binata, ay hindi niya maiwasang tingnan ang dalaga sa salamin. Nakangiti ito habang nakatingin sa bintana. Tiglan para makaramdam din siya ng saya sa puso sa Franz. Ilang minutong lumipas, at tuluyan na nga silang nakarating sa kanilang balak puntahan. Nandito na tayo. Masayang wika ni Franz. Asaka tinanggal ang kanyang seatbelt. Tara na Dorothy. Lumabas na nga ang dalawa at naglakad patungo sa loob ng sementeryo. Miss ka na namin Princess. Bulong ni Dorothy. Sayang lang. At hindi mo lang tayo nakalaboy bago ka nawala. Alam mo ba? Napakagaling ni Dorothy sa math. Tuwing may kailangan kopyahin si Sir Henry, bigla siyang sumusulpot na parabang isang human calculator. Wika naman ni Franz habang binubuksan ang box ng isang cake. Wala pa rin pinagbago si Dorothy. Napakabait pa rin. At wala rin pinagbago si Franz. Napakamasiyahin pa rin. Sagot naman ni Dorothy. Alam mo, habang buhay ako magiging thankful sa pagbibigay mo ng puso mo sa akin. Kung wala ka, malamang baka wala na ako ngayon. Willing naman akong ibigay ang puso ko sa'yo. Sabat ni Franz. Sa pagkakataong iyon, ay tila ba may laman ng mga salitang binatao ng binata. Dihilan para maramdaman ni Dorothy ang mabilis na pagdibok ng kanyang puso. Magsaslice na ako ng cake ah. Sambit ni Franz. At saka inayos ang buhok ng kaharap na dalaga. Bumili kami ng paborito mong ubi cake. Ay wait lang, may kukunin lang ako sa sasakyan. Paalam ni Dorothy at saka tumayo. Wait lang ah.
habang tinitigan ni Franz maglakad ang dalaga palayo, ay hindi niya naiwasan bumulong. "Sorry, princess. Alam pong hindi ka matutuwa. Oras na magtapat ako ng nararamdaman kay Dorothy. Pero maintindihan mo ako. Pangako ko sa'yo. Iingatan at mamahalin ko si Dorothy ng buong buo." Dagdag pa ni Franz, "Kaya huwag kang mag-alala, okay? Iingatan ko siya. At ito-treasure ko ang existence niya." Nung makita ni Franz ang dalaga na naglalakad sa dikalayuan, ay hindi naiwasan ng lalaki ang mapangiti. "Alam mo, ang bagal nga talaga maglakad ni Dorothy, no?" Nakangising sambit ni Franz, "Huwag kang mag-alala. Soon, sa simbahan na siya maglalakad. Nakaputi na siya nun. At may hawak ng mga bulaklak. Okay lang kahit abutin siya ng siyam-siyam doon. Dahil hihintayin ko naman siya." "Hoy, anong binubulong mo kay Princess Jan?" tanong ni Dorothy sa bayhagis ng susi kay Franz. "Niwan natin yung soft drinks. Gusto mo?" Binigyan lamang siya ng matamis na ngiti ng lalaki. Dahilan para labis na magtaka ang dalaga. "Bakit ka ganyan makangiti?" tanong ni Dorothy. "Mula lang," sagot ni Franz. "Masaya lang ako dahil nandyan ka." At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.